Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon po ay nag-hiking kami mag-anak kasi ngayon po ay araw ng Huwebi Santo. Penitensya po ngayon. Ngayon po ay nag-hike kami dito lang sa siyudad. Pero napakaganda po yung daanan, no? Tingnan mo yung mga puno ng kahoy. Napakalamig. Ang daan pong ito mga kaibigan ay napaka makasaysayan sapagkat dito po dumaan si Jose Rizal bago po siya i-firing squad doon sa Bagong Bayan. Ngayon po ay Luneta. Siya po ay galing ng Fort Santiago. Doon siya po ay kinulong. At siya po ay naglalakad papunta pong Bagong Bayan noong December 30, 1896. Sapagkat si Jose Rizal that time ay siya po ay hinatulan ng Spanish colonial government ng kasong rebellion, sedition, at siya po ay napatawa ng parusang kamatayan sa magitan po ng pagbabaril na katalikod. At itong lugar na ito ay dati po ay mayroon po itong footprints na nilagay, yung tanda po kung saan si Jose Rizal na dumaan o lumakad mula po doon sa Fort Santiago. Ito po ay from Fort Santiago ay hindi naman kalayuan. So siya po ay pinalalakad dito kasama po yung mga umuli sa kanyang mga o nagdala sa kanyang mga sundalo ng Espanyol para doon po siya dalhin doon sa Bagong Bayan at doon po siya barilin. At maya-maya po kami po ay didiretso ng Intramuros para may pakita din sa inyo kung ano pong mayroon doon. Brief history lang po ang akin pong maikwento sa inyo mga kaibigan sa kasaysayan po dito sa Intramuros at sa Fort Santiago kung saan dito nga po nangyari yung pagkulong kayo si Rizal at siya pinatay. At yung history po ng Intramuros ay kung saan doon po ang kuta at kampo or kampo ng mga Spaniards during 15th centuries. So, napaka-historical po itong lugar na ito. So, kung kayo po ay gustong mamasyal at tingnan kung saan kinulong, saan yung mga gamit ng si Rizal, ay pasyalan po ninyo ang Fort Santiago. So ngayon po ay nandito na kami sa Intramuros or tinatawag nilang The World City sapagkat ito po ay nakabalibutan ng mga makakapal na mga bakod. Ito po ay tinayo ng mga Spanish noong around 1571 at ito po ay tinayo o sa pangunguna po ni Miguel Lopez de Legazpi. Ito po yung mga kapal na mga walls na dahil depensa po ito sa mga pwedeng lumusob sa kanilang pamumuno. Ayan, nakikita po ninyo yun, ang kakapal po ng mga walls dito. Ito po yung nasa malapit sa Pasig River. Ayan. Pati pong napapansin, yung mga walls na yan, ang kapal po niyan. So, pwede pong madaanan ng tao. May daanan dyan? May daanan pala dyan?
Yan o. Ayan po yung bird. Ayan o. Tiglong ba yan? Yan. Ano po mga flamingo. Saan na yun? Ayun. Tutukan natin. Ayun.